OTD. OTD. Hot baby. OTD. 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 OOTD. Oras ng opinion. Tala ka yan. At diskusyon. Salamat sa marami sa inyo lahat na tumatangkilik sa amin ako. Padami na tayo ng padami, anak. Dumadami na sila, Nay, at palagi nila tayo inaabangan. Saan tayo inaabangan? Dito sa OOTD! Oras ng opinion, kalakayan at diskusyon with Nanay Zobert Socaldito. At bakla-bakla talaga ako, diba? Of course, ang ating mahal na si Direk Chaps Manansala! Naku, masaya itong episode na ito. Excited ako sa mga pag-uusapan natin, Nay. Mm-hmm. Of course, we'll talk about politics. Medyo delikado yung pag-uusapan natin. And mga artistang, mga artista na medyo pinag-uusapan na marami. Ngayon. Yes, so, syempre yung mga updated na mga issues sa mga, yes. Anyway, ito na yung tungkol sa politics. Ito, narinig ko ito, ha? Mm-hmm. From some reliable sources, no? Na There's really a plan na i-oust ang ating presidente ng Bongbong Marcos. Ha? Okay. There's a plan daw. No? I hope hindi mangyari ito. Basta ito narinig ko from some horses' mouths na sinasabi na na gusto siyang i-oust kasi may gusto silang ilagay. Gusto nilang paupuin si Vice President Sara Duterte. Maging presidente. But si Vice President Sara Duterte ay ayaw daw. Okay. Diba? Pero alam mo minsan yung mga sasabing ayaw, di ba? Parang minsan etches lang. Hindi ako tatakbo, hindi ko gusto yan. Yes, hindi ko na yung para sa akin. Pero ang totoo niyan, I don't know kung sila rin ang may gawa. Alam mo yun, para sabihin lang, wala siyang choice. Yes, hindi, yes. Hindi pagbigyan yung kagusto naman. And that happened with the president natin na si Gloria Macapagal-Arroyo. Yes, kay Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Ngayon lang nangyari ngayon, ang balita, yun ang balita na gusto may gusto naman i-oust si President Bongbong Marcos kasi medyo nahinaan doon talaga sila sa leadership nito. At meron sa Popoy naman, okay nga si Vice President Sara Duterte. Pero si Vice President Sara Duterte naman ay ayaw. Pero, ang gusto doon ni Vice President Sara Duterte, di umano ha, na maging Speaker of the House ay si Gloria Macapagal-Arroyo. Si dating Presidente. Si dating Presidente GMA. Ngayon, so meaning, gusto patalsikin si House Speaker Martin Romualdez naman. Ngayon, kapag nangyari na rin yung ganon, gusto na po ni GMA as Prime Minister. I don't know how they're gonna do it. Basta may mga magkakaroon ng changes sa governance siguro sa ating diba? Matagal nang usap-usapan kasi ng ganyan na eh, ang mga prime minister, yes. Na maging ganyan-ganyan, panahon pa ng ating Vice President Jejo Marvinay, kaya yes, yes, doon pa, diba? Oh, diba? Tapos kadadal magiging si Senador, may Congress, mga anak niya. So parang, paano mo i-aaw sa isang pangulo na dahil mahina lang siya? At because you're siyempre the Congress. Gusto na kasi ang Congress kasi has the power, di ba, para magtaldan, but they have the number. Baka alakala lang natin. Oh, pwede. Hati-hati din na kasi si Gloria may sariling clout niya sa loob. Di ba, kasi dati niya siyang pangulo. Ngayon, ang gulo-gulo daw ngayon sa Congress, ha? Ang gulo-gulo daw nila ngayon. Hindi ito yung tulad na dati na isang yung sinusulong. Nahahati na rin sila lately. May mga power struggle talaga. Mayroon. Sa pamunuan ng Kongreso. Oo, lalo pa ngayon na si Bongbong Marcos kasi si President BBM natin ay medyo nahinaan nga sila. Noong panahon ng ating Presidente Joseph Estrada, ganyan, mahina siya kaya hindi niya alam at hindi siya handa.
kaya napa-oust siya. Siya naman hindi dahil sa handa, dahil sa kaso ng wedding yun. Of course, pero mukhang pinagplanuhan yun. Pero plano yun. Plano yun, di ba? At saka isa sa mga major players that time ay si Governor Chavit Simson. Because sila yun yung issue on the wedding. Yun nga, sana ay ma-resolve nila ito habang maaga, pero alam mo, syempre, we don't know kung paano sila maglaro. Ang mga laro dyan sa politics ay hindi natin alam. Pero kumakalat na ito sa circle, sa business circle, na talagang gusto na pagkapatan si President Bongbong Marcos. Di ba naalala mo na mention ko yata sa ito before, na parang they're waiting until June? Kasi mag-one year na si President BBM kapag wala pa itong nagawang major na ikabubuti, kinabuti ng bansa, parang may gusto siyang galawin. Kasi sa akin ay biblical naman sa biblical na kung sino ang presidente or kung sino ang nanalo sa eleksyon ay kailangan na respetuhin, no? Yes, at dapat suportahan. Oo, di ba? Ang kapag halimbawa ano ang pangako, halimbawa, na oust si President Marcos, ano pangako na magbabago talagang bansang ito? Yun nga eh. Kasi diba, paulit-ulit na naman ito na, it's a cycle. History repeats itself. At saka inakakatawa nga ito si dati Presidente Duterte eh. Mm. Talagang syempre para bang pro-bongbong siya eh. Na parang kulang na sisiraan yung anak niya eh. Sisiraan na si Vice President sana. Dako, kumbaga, huwag kayo maniwala dyan kay Sara. Diyos ko, alam mo naman yung ugali niya. Ganun siya. Kapag nangyari ito na, masasabing circus na talaga ang politics natin. Nakakalungkot. Oo, kasi marami na naintriga kung ano ba taga plano ni GMA. Mm. Kasi si GMA taga dito ang kwan eh, ang medyo aggressive daw eh. Na gusto niya kasi mabago ang sistema ng government. Naging presidente na siya Siya kontento. Oh. Yan ang problema sa atin dito. Alam mo, ang dami natin, like, even President Era, yung mga presidente dati, dapat pag naging presidente ka na, you're not allowed to run for any position. Oo, dapat kasi ganun. Nasa ano ka na, Miss Universe na kumbaga. Sasali ka pa ba sa Miss Katanduanes? Mm-hmm. Alam mo yung ganun? Oo, yun ang problema sa kanila, yung the hunger for power. But Miss Katanduanes na eh. Hindi kasi pala ba Miss Universe? I know. Yung hindi pa ba kayo kontento, halimbawa na matay ka, anong gusto mo ilagay mo sa epitaph mo? Former president or congresswoman. Diba? Siyempre, the highest position that you... Nakakalungkot na ganito yung estado ng ating politics dito sa bansang ito, knowing na hindi naman tayo ganoon kaunlad na bansa. Sa Amerika ba, may naalala ka na presidente na tumakong congressman? Na yung delikadesa at pagtingin sa sarili nila ang mahalaga. Di ba parang wala? Wala. Oo, kasi yung presidente na eh. Oo. Ano pa hangad mo? Ibabagsak mabigla ang bangko na meron ka. Ang posisyon mo. Dito lang nangyari yan. We had ERA. Tapos we had itong si GMA. So far, sila lang dalawa, no? I've got nothing against GMA na eh, kasi nung presidente siya, she's one of the best presidents, I could say. Because she's a very good economist. Economist. Ang problema lang kasi si FG, first gentleman na naging controversial yes, that time. Yes. Na siya medyo nalagay sa langan. Kabalin ko po kasi si GMA. Mm-hmm. Matalino talaga yun. Matalino, marami siyang naibigay na tulong ng mga panahong presidente siya, lalo na sa Pampanga. Kaya, I've got nothing against her, but, you know, para mag-ambition ka ulit to be the highest in the highest position dito sa mundo, sa Pilipinas eh, parang pwede na tayo magpahinga. Di ba nakakaya yun? Barang presidente ka tapos naging unpopular ka, tumakbo kang barangay captain. Basta, nakakaloka, di ba? Night to closes, no? Parang sa akin lang, kung leader ka ng bansang ito, congressman ka, governor ka, mayor ka, itinalaga ka ng Diyos para sa isang magandang dahilan. Mm-hmm. Kung hindi mo naman naibibigay yung tama ang para sa mga taong nasasakupan mo at mga umaasa sa'yo, maaari na lang sigurong manahimik dahil maraming mga nahinahimik at naging masaya ang buhay nila. Saka stop that greed for power, di ba? Just do your public service. Isa sa mga pinaka nakakamatay na kasalanan ay greed. Kaya ayoko mo politics eh. Ayoko talaga na politics as if naman boto sa akin. So dahil ayaw mo ng politics na eh, tuloy na tayo sa showbiz. Beauty Queen. Ay, you don't call Beauty Queen. Nag-usapan naman natin ngayon, Beauty yes, Queen. Yes, congratulations, of course. Of course, sa ating sa ating bagong Miss Universe Philippines, yes. Michelle D.
Miss Universe Philippines 2023 is Makati Michelle Marquesti. Congratulations, Michelle. Our new Miss Universe Philippines 2023. Michelle, di pamangkin ko yan. Sabi ko, anak yan ng aking kapatid sa from a different mother na si Miss Melanie Marquez. Alam mo kami ni Melanie, di ba? Para kaming kambal to ko, di ba? We're really best of friends. And natuwa ako because I rooted during the Miss Universe Philippines contest nitong huli, 2023, I only rooted for two candidates. Wow! Si Michelle D. at saka si Aileen Gonzalez. Kasi anak na ako, the single mom. Aileen Gonzalez from Quezon City. Ah, of Quezon City. Single mom yun. Though hindi ako pabor actually sa criteria na bago na Miss Universe. Na okay lang na may anak. Na okay lang may anak, okay transgender. Kasi, pero kung meron na akong tagang ipinagdasal na sana makalusot, si Michelle D yan, at saka ito nga si Aileen Gonzalez. But of course, maswerte si Michelle D because from the very start, alam mo, there were even rumors from the start, narinig ko rin yun, na talagang inilaan doon talaga ang corona para kay Michelle D. Dahil first runner-up siya nung nakaraang 2022. At saka isinali na yun sa Miss World. Ngayon, sabi natin, pero during the contest proper, nakita ko na, hindi ko kasi napanood yung live, no? Nung araw na yun. Napanood ko na sa YouTube, pinanood ko yung kabuuan ng contest. In fairness kay Michelle D, deserve na to win. Na every after Miss Universe Philippines, may mga kontrobersya. Kasi kailangan talagang pag-usapan yung mga kabaklaan dito sa Pilipinas na talagang fanatic. Oo, naku, mga aficionados talaga. Oo, talagang fad. Nagiging ang taas na mga question ng pagkapanalo, ganyan-ganyan. Pero dito sa Mr. Universe 2023, ako hindi po talaga ako nanonood masyado ng ganyan na. Ako mahilig ako dyan Pero sa TV lang ayoko. Pero dahil nga may YouTube, may mga TikTok, napapanood may mga snippets ka. Gusto mo, pag napanood mo yung maliit, gusto mo na mapanood yung kabuuan. And because may OOTD tayo, I watch this this Miss Universe ng, hindi naman buo, pero yung performances ni Michelle D. Yes. Kasi sa five finalists na yun, alam mo, in fairness to all of them, they speak all of them speak well, matatalino yung mga bata, and they're beautiful. Pero ako, ang feeling ko talaga memoryado ng iba. Yes. Na ipasok lang talaga nila yun. Yung gusto nilang. Si Michelle D, the way she answered the question, siya lang yung nagsumagot ng tama doon sa tanong. At saka ibang flair ng bata. Even during the mga lakad niya, mga pagdala niya ng gown niya. Handa siya. Oh, she came to win. Pang beauty queen talaga siya. Hindi siya yung pang basta tsamba-tsamba lang. Tagang, she worked hard on it. At dahil sa pagkapanalo niya, ay pinag-usapan din ng ating Miss International. Melanie, of course, umakyat siya sa stage. Apo sa sabi ko man, nakakatuwa naman because, you know, siyempre, pangarap ni Ining Melanie yan na talaga anak niya, si Michelle, na maging beauty queen. Oo, pero mo, beauty queen ng nanay, tapos beauty queen ng anak. At ini-imagine ko nga di ba, si Melanie, Miss International, what if si Michelle wins Miss Universe? Karabi yung pamilya, diba? Pamilya Miss Universe ang anak, ang nanay Miss International. Diyos ko, saan ka panlulugan? Doon na lang. Ako, dadawit din ako. And in fairness kay Miss... Beauty queen na rin ako, charot. In fairness kay Miss Melanie Marquez, nai, na-maintain niyo yung kanyang status niya. Oo, na-maintain niyo kasi yung babae ito na pang-explorative nito eh. Pero there was a time ha, sa kaluka-lukahan niya, nagpa-botox niya, Diyos ko, pabingi ang mukha niya. Diyos ko na. Tapos hanggang sa nag-subside na, na-realize na siguro na parang something's wrong. Like, anyway, hindi na siya patulog ulit. Sabi ni Michelle Dinay, sabi daw, ang habilin daw ng kanyang nanay, na kung ang lahat ay humihingi ng beer, ikaw humingi ka ng tubig. Parang, maging iba ka. Paano mapansin ka? And that's Melanie Marquez. Yeah. Na siya yung kakaiba, hindi marunong mag-Ingles, o may mga Melanism nga, di ba? Yeah, naglabasa nga yung Melanism right after Michelle won. Kasi siyempre to remind the world siguro about her mom, na kung paano mami niya na mali-mali ang Ingles. Pero in fairness kay Melanie, tanggap niya yun, ha? She doesn't get offended. Because in fact, she even shares her story. Just ko, a few of them, no? Just ko, I'm privy to all this, to some of them, no? Like one time, nung nasa Metropolitan Theater pa siya, paborito siya ni the late Kung Ching Sunico, di ba? Nakarilagan pa siya that time, yata, mother pa siya. May lumapit sa kanyang parang ambassador, at diplomat. Binigyan siya ng calling card. Tapos sabi niya, if you need anything, just call me. Sabi niya,
do you have a card? Do you have a calling card? Ang sagot ni Melanie, why do you ask for calling card? I'm not a call girl. Casual yun. Normal sa kanya yun. Mas kausap ko siya minsan. Tawag siya sa akin. Nasa Amerika siya. Sariling experience to. Tatawag sa akin. Sabi niya, jobs nanti, I'm here at Las Vegas. Wow, social. Oh, Las Vegas. Kasi doon nagtatrabaho si Manuelito. Mm. Anak niya kay dito lapit. Sabi niya, because I asked Manuelito to... sabi niya, no, I was in Utah. Sabi niya, I'm in Utah. Mm. I asked Manuelito to come here to travel from Las Vegas to Utah. Sabi niya, don't worry, sabi niya, hindi ka naman papago because nadi-decline naman yung... Kasi decline yung chair. Diba? Diba? Instead of decline. Karakter talaga yun. Tapos, alam mo, minsan, pag nag-usap ka, binibilang ko yung mga mali niya. Sinusulat ko yan. Tapos, at the end of our conversation, sabi ko, alam mo. May recap. Nakailan ka. Nakawalo ka ni. Tawa na siya ng tawa. But you know, she's just so blessed kasi, napakabuti ng puso ng babae niya. Nailan mo yung mga taong kagaya niya na hindi kinakahiya yung kung anong kahinaan, kung kumbaga mas ginagamit niya pang maging strength diba, yung kahinaan. Dito ako bumibilib sa mga ganyang tao. And the fact na hearing and knowing and listening and watching Michelle D, yung kanyang anak, ay malayo sa kanyang ina, ibig sabihin ay meron talagang natutunan si Miss Melanie Marquez at ibinigay niya sa kanyang mga anak. Yes, oo. Alam mo, yun na naman ang kulang sa kanya, maling grammar, pero bilang magulang, hands-on mom yan. Hindi ka, pag umarap ka sa Diyos, hindi naman tatanungin ng Diyos kung ilang beses ka nagkamali sa mga grammar. Yes, diba? Totoo yan. Ano ka bilang tao? Tanong na ibigay mo sa kapwa tao? Tanungin mo pa siya. Sa lahat ng Miss International daw, siya lang tagang kaya pinanindigan ng kanyang title. Kasi ang dami ro amang kanya. Diba? Ganyan kalok-kalok ka. Miss International. Saka, imagine mo, dalawa ang kanyang special children. Oo. Si Adela. Kaya ganun yung advocacy din ni Michelle Diaz. Oo. Nakakatuwa na good luck sa aming bagong Miss Universe, no? I hope you will, anak. I hope you will. Alam mo, dahil sa lahat ng mga Miss Universe na meron tayo, sa kanya ako, parang ang yung pagsasagot niya kasi. Mm-hmm. Pumasok lang siya, ito na yan. Makapasok lang siya sa top 20, tapos sa top 10. Feeling ko kapag nasa top 5 na siya, yung mga question, mananalo yan. Siya na yun. Kasi magandang comprehension niya. At saka magandang marunong magsalita. May puso ang nagsasalita sa kanya. May utak yung bata. So, sa mga nagko-question sa kanyang pagkapanalo, yung nga gusto niyong manalo, hindi kino-question yung pagkapanalo ni Michelle D. Kayo pa kaya na nanonood lang. Kasi may link ako sa mobile contest. Lalo mga Miss Universe niya yan. So, alam ko yata kung sino mga winners mula noong 1952. Oo, memoryada mo. Alam mga 2020. Alam mo kasi, nakukumpare ko yung dalawang Miss Universe talaga natin. Mm-hmm. Siyempre, I'm a big fan kasi of Dorothy. Oh. Yes. Kasi biased ako, I have to admit that. Pero nakita ko si Miss Marjorie recently sa mga interview sa kanya, alam parang hindi niya na na-maintain yung kanyang beauty. Parang pinabayaan na niya. Parang siguro sobrang confident lang din siya because of the title of being Miss Universe. Okay na siya. Kahit tsumaka pa siya, wala siyang pakialam kasi may title siya. Pero si Gloria, she keeps up to the title. Diba? Kumbaga, maganda pa rin. Kustura. Tsaka na-maintain niya yung look. Kasi sabi nga natin, if there's a need, no? Ako, okay na sa akin ang siya. Of enhancement. Kaya, a little enhancement para ma-maintain lang yung look. Mm-hmm. Kasi si Gloria, I don't know, napabanat yata ang aking kapatid na Gloria Diaz. Pero si Margie, tignan mo, wala lang. Dead mas siya. Siguro baka kanya-kanya ka sa bahay. Si Margie Moreno, if I may man, ang pinag-uusapan man natin ay beauty queen. No? Yes. Pero kasi siya ngayon ang head at siya yung person ng CCP. Mm. Alam mo na, ay medyo I mean, mahina siya ang leadership. As a leader. Na parang siya ilalagay sa isang institusyon na marami ang umaasa mga artists. Tapos, medyo hindi niya alam. Hindi sa kinukwestiyon ko yung leadership niya. Bakit siya nilagay? Sana iba na lang. Bakit siya nilagay siya dyan? Because of connection. Sana mali ako, no? Pero that's what I've heard from people of CCP. Sa lahat daw ng mga chairman na naging chairman ng CCP. Kasi Margie Morano ang pinakamahina. Pero napansin ko nga, CCP parang wala sila mga activities na mga... Aside from the fact na parang i-re-renovate ang CCP. Pero siya naman kailangan ng CCP. Cultural Center of the Philippines. Oo.
yung naririnig, nararamdaman. Parang narinig ko lang about Margie, may pagkamaldita lang. Oh. Pero other than that, hindi naman nakakapag-perform the Gloria. Pero she's still our first Miss Universe. No, si Gloria. Hindi talaga ako. I'm sorry. Si Miss Gloria to siya. Yeah. Tapos si Pia Wurzbach. Tapos si Catriona. At parating na si Michelle. Hindi ba si Michelle? Okay na eh. Marami, lima ang mga niready mo mga client item ngayon. Oh my God. Speaking of about lima. Isa lang muna yung sasabihin. Isa muna. Sumasakit ang ulo. So, ready na tayo. Ready na ba kayo sa aking mga ka-OOTD? Hulaan nyo to. Siyempre, gusto namin kayo mag-comment kung sino at kung gusto nyo mag-message sa amin at kung sino man ang pahulaan ngayon ni Nanay Jobert. Mahula kayo na yun. Ito, pakinggan nyo to. Sige. Meron isang gay TV host. Gay TV host. Okay. Gay TV host na nakakaloka kasi dalawang magkapatid ay tinuhog niya. Oo. Tinuhog niya yung dalawang magkapatid. Isang magaling na aktor. Mamanay, pag tinuhog, ibig sabihin natikman. Okay. Nakakaloka, hindi na kontento yung paglitang yun sa kuya. Kuya muna. Si kuya kasi. Sinong artista sa dalawa? Parang silang artista. Isa lang. Si kuya lang. Gwapong aktor to. Magaling. Gwapong aktor, magaling. Oo, kasi may ito puminto. Yun. Basta, okay. Si kuya, gwapo. Magaling. Mabayad. So, naintriga si Gay TV host kasi matagal na pala niyang crush itong si kuya. Okay. So one time, nangailangan si kuya ng 15,000. 15,000? Oo. Kasi na lot delivery. Oo, oh, yung 15,000. Natalo. Lot. So ngayon, yung Gay TV host na ito, wais. Wais. Ang ginawa niya, pautangin niya si kuya. Kung jo-join si kuya sa kanya for a one night stand. Okay. Kasi alam naman niya, hindi naman daw siya mababayaran. Of course. Kasi may hiling ang pimenton. So, pinawa. So, sumama si kuya. Si kuya naman, kasi super friendly at super accommodating. Sumama kay baklang TV host. Okay. So, in short, something happened. Okay. Natupad ang pangarap. Sa halagang 15,000. 15,000 lang, ha? Imagine mo yun, ha? Sikat at guwapo. Diba, hindi na pinag-usapan ng salapi kasi 15,000 na ibigay. Uh-huh. At saka, enjoy bakla. Enjoy bakla kasi pangarap na pala itong si... Pangarap na pala itong ma-channel. Okay. So, yun. Tapos ngayon, along the way, dahil magkakaibigan sila, na-meet naman ng baklang ito, pinakilala sa kanya, si younger brother. Guwapo younger brother ni mas kuya. Mas kapatid kay kuya. Mas guwapo kay kuya. Ah, ibang appeal. Ibang appeal. Lean and mean. Okay. Ayun. So ngayon, yung ano, nagbigay ng phone number. Hindi calling card ni Melanie, ha? Okay. Dalat siya na nagbigay ng number sa cell phone. He's a call boy. Hindi mo sa call boy, diba? Ba't siya yung nga ng calling card? Okay. So, nagbigay ng number. So, sa hindi alam ni kuya, nagkakontakan si Gay TV host at saka si younger brother. Tapos niyaya niya si younger brother na pumasya sa bahay niya. Okay. Sa bahay din ba? Oo. Diyan lang. Malapit lang. So niyaya na pumunta doon kasi para lang mag-chikahan. So in short, may nangyari. May nangyari kay younger brother tsaka kay Gay TV host. May nangyari na aksidente? Hindi, may nangyari sa kama. Ganon ang nangyari. Okay. So ngayon, so in short, yung dalawang magkapatid, diba? So na-chemist na pala niya. One time, nagkita sila sa isang restaurant. Okay. Sa isang bar yata. O restaurant. Nagkita-kita silang tatlo? Oh, tatlo. Sa okay. Morato. Okay. Si kuya at saka si younger brother kasi parang kumakain o umiinom. Tapos si Bakrita, napadaan. Nakita niya yung dalawa. So yung dalawa, wala namang gagawin. Of course. So ang ginawa niya, niyaya niya, hindi ka magmirenta tayo sa bahay. Oh, niyaya ni TV host. Yung magkapatid. Na magmirenta tayo sa bahay. So sabi, oh sige. Pero umaakting yung dalawa. Na hindi nila pinapalam sa isa't isa dahil nakapunta na sila. They do not know the house. Ang drama hindi nila alam yung bahay. Basta ang drama nila, hindi alam ni kuya na nakapunta na ako. Ang vice versa.
So, sumama sila kay ano. So, pag-akit na sa kwarto ni Gate Views, ganda ng room ni Gate Views. Sabi ng kuya, ganda pala ng room mo, no? Wow, artista! Sabi naman ni Boots, ay, oh, ganda na CR, oh. Parang, artista! Wala. Artista! Pero, yung bakla, natatawa lang pala sa loob ng bakla. Kasi, tigilan niyo ako, sabi ng bakla, sa isip niya lang. Kasi, dalawa ko na kayo, nahagod ko na kayo dito. Yung gano'n, nakakatuwa lang na yung magkapatid, para yung kriminal, yung ayaw pala ta sa kapwa, sa kapatid niya, na galing na siya doon. Sino si kuya? Sikat na, gwapo. Sikat, very good actor. Very good actor. Award winning? Oo, dati sexy actor. From a sexy actor to a serious actor. Yes. Oh, sobrang bait noon. Meron siyang, sa apelido niya na ay, pag pumipindot siya, nananalo pa siya. Ay, hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. Hindi lang po. Minsan natatalo siya. Minsan natatalo siya. Okay, yung apelido na niya yun, okay na ako. Sold out. Papa, dalayo na ang aking anak ha. Kaya, pwede siya mapansin yun. Yung gay TV host, dahil mahaba ba buhok niya? Nakasalamin, nakagreen, ay, ano? Ako ba ito? Parang ako ba yung nungan mo? Hindi siya mga ganda. So, ano ito? Bablay natin sa sarili ko? Alam kayo ko na Wish ko lang. Wish ko lang. Alam mo, syempre, kahit sino actor. Bakit hindi, di ba? Eh, magkapatid pa. Magkapatid, tinuhog mo na. Ay, tinuhog mo na. Nung giyak. Sorry. Naku-sure. Oo. Parang ako tinutukoy ng anak ko na. Hindi na. Pero alam mo. Wala akong TV show. Wala akong TV show. Ito, TV show na din. The OOTD. Dapat vlog. Host of vlog. Yun na, natawa sa'yo naman po ang ating panibagong episode ng Oras ng Opinyon! Talakayan at diskusyon! Napakasaya po ng ating diskusyon, napakasaya ng aming talakayan at mga opinyon ng namin dalawa ni nanay. Patuloy lang po tayong mag-subscribe sa Jobert Socaldito channel. At Shops channel, Jobert Socaldito. And Shops channel, sorry, nakalimutan yung pangalan. Kasi naisip yung magkapatid. Kasi may natatawa ako din sa mga panalo-panalo yung magkapatid. Napakabait nila. Ba't alam na alam mo na yun? Parang ito talaga. At maligtan tayo sa ating closing din. Pinuwento sa ating best friend ko. Patuloy po kayo mag-subscribe sa ating channel, Jobert Socaldito and Shops channel. Pakishare na rin po at mag-comment down po kayo kung may mga bagay mga gusto nyo po naming talakayin at gusto nyo pong marinig ng opinion namin at i-discuss na namin ni Nanay Jobert. Nanay, akong bahala dyan. So, ito yata yung pinaka, isa sa mga pinakamasayang episodes natin na talagang tawa lang. Ano pa yun? Hindi pa rin siya natawa. Hindi ako makabubon ha. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon with sa aking pinakamamahal na nanay, Jobert Socaldito. And of course, sa super love ko, si Direk Chops Manansala. Na nagsasabing, mabait ang Diyos. And to God, be the glory. At doon lang tayo dapat nagdarasal. Diba? Siya lang ang tanging tigapagdas natin lahat. Bye!